Unit 2. Ang ating aralin ngayon ay tularan sa pagbubuo o composing at paghiwalay o decomposing ng bilang gamit ang pagdaragdag. Nagdala ng 6 na isdang buhay si Ronald sa bahay. Nais niya itong ilagay sa 2 aquarium. Ilan ang isda na ilalagay niya sa bawat aquarium? Narito ang 2 aquarium na lalagyan ni Ronald ng 6 na buhay na isda. Solusyon 1. Naglagay siya ng 4 na isda sa unang aquarium at 2 isda naman sa ikalawang aquarium. Kung kaya, 4 plus 2 equals 6. Ikalawang solusyon. Inilagay niya ang 2 sa unang aquarium at 4 sa ikalawang aquarium. Kung kaya, 2 plus 4 equals 6. Solusyon 3. Inilagay niya ang 3 sa unang aquarium at 3 pang isda sa ikalawang aquarium. Kung kaya, 3 plus 3 equals 6. Solusyon 4. Isa sa unang aquarium at 5 sa ikalawang aquarium. Kung kaya, 1 plus 5 equals 6. Solusyon 5. Nilagay niya ang 5 isda sa unang aquarium at isa naman sa ikalawang aquarium. Kung kaya, 5 plus 1 equals 6. Sa bawat solusyon, pinagsama natin ang 2 pangkat ng isda sa bawat aquarium sa pamamagitan ng pagsulat ng pangungusap na pagdaragdag. Una, 4 plus 2 equals 6. Ikalawa, 2 plus 4 equals 6. Ikatlo, 3 plus 3 equals 6. Ikaapat, 1 plus 5 equals 6. At ikalima, 5 plus 1 equals 6. Narito naman ang solusyon 6. 6 sa unang aquarium at wala siyang nailagay sa ikalawang aquarium. Kung kaya, 6 plus 0 equals 6. 6 pa rin ang ating sagot. Isaayos natin ang mga pangungusap na pagdaragdag sa ganitong paraan. 6 plus 0 equals 6. Five plus one equals six. Four plus two equals six. Three plus three equals six. Two plus four equals six. 1 plus 5 equals 6. 0 plus 6 equals 6. Maaari nating sabihin na ang isang bilang ay may 2 o higit pang kombinasyon sa pagdaragdag. Matatamo ang mga kombinasyon sa pagdaragdag sa pamamagitan ng pagsunod sa paraang ito. Simula ng unang pangungusap na pagdaragdag sa mismong bilang na sagot bilang addend at 0 bilang pangalawang addend. Pagkatapos, sa pagkakasunod-sunod na pagbaba ng unang addend ay siya namang pagtaas ng pagkakasunod-sunod ng pangalawang addend. 5 plus 0 equals 5. Bawasan natin ang unang addend. 4 plus dagdagan naman natin ang pangalawang addend. 1 equals 5. Bawasan muli ang unang addend. 3 plus magdagdag tayo sa ikalawang addend. 2 equals 5. Bawas uli sa unang addend. 2 plus dagdag naman sa kabilang addend. 3 equals 5. Bawas muli. 1 magdagdag sa ikalawang addend. 4 equals 5. 1 plus 4 equals 5.
pagbawas muli sa unang aden. 0 plus magdagdag sa ikalawang aden, 5 equals 5. Mapapansin na pare-parehas ang kanilang sagot o sum. Ating tandaan, ang isang bilang ay maaaring buuin sa iba't ibang kombinasyon ng bilang gamit ang pagdaragdag. Ang isang bilang ay maaaring magkaroon ng dalawa o higit pang pagdaragdag na kombinasyon. Makukuha ang mga kombinasyong ito ng isang bilang sa pagsunod sa tularan o pattern sa pagbubuo o paghihiwalay. Sinisimula ng unang pangungusap na pagdaragdag sa mismong bilang na sagot bilang aden at 0 bilang pangalawang aden. Pagkatapos, sa pagkakasunod-sunod na pagbaba ng unang aden ay siya namang pagtaas ng pagkakasunod-sunod ng pangalawang aden. Magsasanay isa, bilugan ng lahat ng pagdaragdag na kombinasyon angkop sa ibinigay na bilang. Pagsasanay dalawa, bilugan ng lahat ng isda na may tamang pagdaragdag na kombinasyon para sa ibinigay na bilang. Hanapin natin ang mga bilang na kapag pinagsama ay magiging 6. Sa ikalawa naman ay, aling mga kombinasyon ng bilang ang bubuo sa 9? Alin namang kombinasyon ang may sagot na 10? At aling kombinasyon ng mga bilang ang may sagot na 7? Pagsasanay tatlo, isulat ang lahat na maaaring maging pagdaragdag na kombinasyon para sa ibinigay na bilang. Ano-ano kayang kombinasyon ng bilang ang ating mabubuo upang masagot ang sagot na 11? Ano kayang mga kombinasyon ng bilang ang mayroong sagot na 12? Ano naman kayang kombinasyon ng bilang ang may sagot na 13? Ano-ano kaya namang kombinasyon ng bilang ang may sagot na 40? Ano naman ang mga kombinasyon ng bilang na may sagot na 15? Para sa inyong gawaing bahay, tuklasin ang nakatagong larawan. Gamitin ang panuntunan sa ibaba sa pagkukulay ng adens para sa ibinigay na bilang. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! The borrowed materials like songs, stories, poems, photos, brand names, trademarks, videos and others used in this material for educational purposes are owned by their respective copyright holders. Credit goes to their original owners. The author does not represent nor claim any ownership over them.